Wala nang intro-intro para sa unang banat. Binanata ng Dallas Mavericks ang Brooklyn Nets 113-109 sa pangunguna ito ni Luka Doncic na meron 24 points, 10 rebounds at 8 assists. Sinunda naman siya ni Tim Hardaway Jr. na nakita na ata yung way na magkaroon siya ng 23 points. Sa last 4 game ng Dallas ay nakita nga itong si Hardaway na malaki talaga ang tulong dito kay Luka. Sa last 4 games kasi nitong si Hardaway ay nagkaroon siya ng average na 29 points per game. Malaki yung inangat ng game niya lalo na at papasok na yung playoffs. Samantala sa Brooklyn Nets naman ay nagkaroon si Kyrie ng 45 points, si KD naman ay merong 20 points. Ito na yung ika-apat na sunod na talo ng Brooklyn Nets at isa na lang ang lamang nila dito sa Milwaukee Bucks. Ang Dallas naman dahil nagkaroon ng panalo kanina ay meron na silang 1.5 game advantage kontra sa Los Angeles Lakers matapos nilang matalo kontra kanina sa Clippers. Si AD ay umalis agad ng game dahil nga sa sinasabing pananakit ng likod. Dito sa Lakers, si Kuzma ay nagkaroon ng 25 points, susunda naman ni Harrell na merong 14 points. Sa Clippers naman, si Kawhi ay merong 15 points, si Paul George ay merong 24 points. Dahil naman sa panalo na yun ng Clippers, ay balik ulit sila sa number 3. Sa panalo naman kanina ng Wizards kontra dito sa Raptors, ay nagsteady na sila sa number 10 tapos lamang pa sila sa series kontra dito sa Toronto. Si Westbrook sa malamang alam nyo na, triple-double na naman at nasa 2 na lang para maitabla niya ang record ni Oscar Robertson. Si Westbrook ay merong 13 points, 17 rebounds at 17 assists. Sa last 10 games pa ni Westbrook ay isa lang siya na hindi nagkaroon ng triple-double. Pero nag-average pa rin siya ng 13 assists per game. Si Bradley Beal naman ay umiscore kanina ng 28 points. Ang lumalabas kasi dito ay may laban na ang Bulls kontra sa Toronto Raptors dahil nanalo sila kanina kontra sa Hornets at ngayon ay open pa rin yung number 8 spot sa standing. Sa Bulls, umiscore itong si Nikola Vucevic ng 29 points. Ang Indiana Pacers naman ay nanalo kanina kontra sa Atlanta Hawks sa pangunguna ni Sabonis na mayroong 30 points, si Caris LeVert naman ay mayroong 31 points. Hindi nagbago ang pwesto sa 8, 9 and 10 spot dito sa East, pero yung Bulls ay dumikit dito sa Wizards at sa Pacers. Dahil naman natalo kanina ang Memphis kontra dito sa Detroit, ay bumaba sila sa number 9. Importanting game talaga yon para sa Memphis. At dahil sa panalo kanina ng Golden State kontra naman sa OKC nang umiscore si Steph ng 34 points at si Wiggins naman ay merong 18 points, ay umangat ulit sila sa number 8 spot. So importante kasi yung makuha yung at least number 8 kung papasok sila sa play-in tournaments dahil nga sa sinasabing twice to beat. Para naman sa May 8 ay meron 10 games. Sa 10 games na yan ay masasabing meron 3 critical at crucial game. Una, San Antonio at Sacramento. Kapag nanalo ang Sacramento kontra dito sa Spurs, ay magiging 2-game advantage na lang ang Spurs dito sa Sacramento dahil nga sa number of wins at sa loss. Ang masakit pa dyan kapag nanalo pa bukas ang Pelicans kontra dito sa Sixers ay nasa 0.5 games na lang ang lamang ng San Antonio dahil nga sa loss record. Kung manalo naman ang San Antonio, ay steady pa rin sila at meron pa silang 2-game advantage. Yung Dallas versus Cleveland, critical yun dahil pwede nilang iwanan ng Portland at Lakers sa standing. Meaning, 6 and 7 na lang yung pag-aagawan ng dalawa sa next 2 game. May laro kasi bukas ang Portland at Lakers at sinasabing magiging questionable ito si Anthony Davis dahil nga sa naging injury niya kanina dito sa Clippers. In-game decision na lang yung mangyayari ayon sa balita pero pwede pa mag-iba yan kapag dumaan yung mga oras. Ang isa pang problema dyan ng Lakers, kung sakaling mawala si Anthony Davis bukas, ay nilabas na din yung report na itong si LeBron ay posibleng bumalik sa laban nila sa Knicks or sa Houston. Nasa Wednesday na ang pinaka-late game na pwedeng bumalik si LeBron. Ang sunod kasi makakalaban ng Lakers pagkatapos nitong Portland ay Phoenix Suns na. Na kapag nakuha pa ng Portland ay papasok na yon sa number 6. Ang Lakers naman ang babagsak sa number 7. Tabla kasi ang dalawa na yan sa regular season series kaya kung sino ang makakakuha ng panalo na yun ay yun ang malaking advantage. Kung Lakers naman ang manalo bukas ay magkakaroon sila ng advantage dito sa Portland dahil nasa kanila na yung series. Ganun kasi kakritikal ang game na yun at ang Portland at Lakers ay medyo dikitan talaga yung schedule kumpara dito sa Dallas. Yung Boston versus Miami pwede pang magkaagawan ng pwesto yan bukas. Yung Bulls at Celtics ay mayroon pang pinaglalabanan na pwesto kumpara sa Miami kontra sa Minnesota na lottery versus standing. So yan muna ang mga update sa NBA particular sa nangyaring games ngayon at sa schedule bukas. Sa dahilan na wala naman akong intro ay wala na rin akong outro, kaya time!